Hello everyone! You are tuning in to Vlog with Miling. This is Miling. Kamusta po kayo? Kamusta ang inyong araw? Patapos na po ang ating week. Sana po may maganda kayong nangyari sa inyong the whole week. So tayo po ay may lulutuin ngayon na first time ko rin gagawin. Alam niyo naman ako si first time. Hindi ko kasi kung mahilig actually magluluto ng pagkain dahil vegan po ako. So ngayon po ang lulutuin natin ay tokwa. And ito po, meron tayong ricado na tokwa. Lugasan ko na po, din drain at dinaganan po para hindi po manansik pag ating ipiprituhin po natin siya. Meron po tayong gulay. Naingit tayo sa ating kasama eh. Gusto ko rin itry. So, sa akin po gagawin ko, meron akong butter. May onion, tomato, garlic. Meron po tayong oyster sauce. Meron po tayong paminta and salt. Ayan, nandito na po ang oil na ating gagamitin. So, mainit na po siya kanina pa. I-try po natin ang ating pagpiprito ng ating tokwa. Sana hindi siya manansik. Ayan. Try po natin siyang iprito. Nonstick po ang ating cookware. So, ang favorite kong kalan ngayon is yung Hanabishi 13-in-1 na skillet and griller. So, yan po ang ating ginagawa. Lagyan pa natin siya ng kaunti pang oil. Imi-mix-mix lang po hanggang sa umayo na ang ating tokwa. Aba, may talagang nadudurog. So, kasi dinaganan ko po yan kaya hindi tumatalsik. So, nantik po ang ating kalan. So, try na lang po nating huwag haluin ang haluin. Malakas kumain ng oil ang ating tokwa. So, magigisa rin po tayo. Na-miss ko po si Tokwa, kaya po gumawa tayo. At the same time, ang ating sitaw, hindi ka na rin siya nakakain. Kasi lagi po tayong beef, dahil meat lovers po ang ating kasama. May pasaway po tayong kasama. Mamamatay ka rin lang daw. Ay, kainin mo na yung gusto mong kainin, di ba? So, payat po ako noon. Hindi talaga ako kumakain ng mga kinakain nila. So, lagi pong gulay ang aking pagkain. So, yan. Nadudulog may iba.
Kasi nayupi ko siya ng husto. Ano ba ang technique sa tokwa? Kasi nawala na yung tubig niya. Hindi na naman nagtalsik, pero may nadudurog talaga. Yan po ang ating tokwang try iprito. So, matagal pong iluto ang tokwa. Unless na mahirap magluto ng tokwang na-drain na siya, at the same time, napit-pit na siya, so wala pong tubig, kaya hindi siya tumatalsik, kaso may nadudurog na, yung dulo na mabilis siya mag-crack. So, ayan po, nagpa-brown na siya. Pero yung iba ay hindi na to turn. So, ang ating pagkain for today ay vegan, so masarap po ang may kamatis ang ating gulay. Yes, kasi wala po siyang taba, may butter po tayong ilalagay para po maging masarap, kasi oyster sauce lang po ang ating gagawin. Yan, nagbo-brown na siya. So, meron po pula tayong ginawa na broth. Ito po ang broth. Bali, beef cubes po ang ginamit ko, at least para po meron lasa. Nalusaw na siya. So, try po natin ang tanggalin ng ating tokwa. At tayo po ay magigisa na. Yan. Mukhang marami nang nadurog. Hindi naman kailangan tostahin ang ating tokwa. At baka maging bato yan. Tapos, tinatay ko kasi hihina ng kalan dahil may mga ginagawa pa po tayong tubig, kaya ganyan. So, alisin na po natin. Medyo tostado na siya. Naku, mamaya, lalo na mamaya, durog-durog na siya. Lagay na po natin ang ating margarine. At bibisahin na po natin ang ating onion and lagay na po natin silang lahat. Habang nalulusaw si margarine. Naluto na po si sitaw, saka na po natin ihulog-ili si ating tokwa. Yan. Lagyan na po natin ang asin. Saka lumabas na ang kanyang lasa. Pwede nang lagyan ng tumatagsik. Ano ba yan? Yan, haluin na po natin. Saka po natin ilagay si sitaw. Ano, diba? Gusto kong gamitin itong yung hanabi
13-in-1 natin ng multi-cooker skillet ba yan? Multi-cooker. Multi-cooker griller. Bakit nga ba nalagay ko skillet doon? Multi-cooker po pala siya. Mawawala na po ating mga utak pagka tayo nagluluto, hindi na gumagana. Tapos yung isa nating ano, putsero na sabi natin ay apritada. O diba? Ewan ko kung saan nangyayari sa atin pag nagluluto tayo, iba po lumalabas sa ating utak. Lagyan po natin ng oyster sauce. Ang naman po ang pagkakasarap ng ating niluluto ng oyster sauce. At ayaw po yan ang ating kasama. Sinabi na niya, ayaw niya yan. Bahala ka ba sa ito, aking pagkain ko to. O diba, kanya-kanyang trip niya, kanya-kanyang pagkain, magluto siya. Pasaway siya eh. Wala tayong makakain na masarap. Ganun lang yun. Yan. Masarap naman na siya. Diyan na lang po natin siya ng sabaw. Ng ating beef na sabaw. Nangahawi na si oyster sauce. Gandang ating kalan at ating kaldero kasi nansik. Diba? Oh, mainit na sabaw. Ang lakas ni pepper. Talagang may kanina pa yon. Bakit nahihigop mo pa rin? Yan po ang ating sitaw tokwa with oyster sauce with the butter and tomato. Masarap po ang tomato. Yan. Yummy, yummy na. Ayan po nating pumulo at takpan po natin para po maluto na siya. So, tabi na po muna natin ang ating mga ginamit. So, after a minute, maluluto na po siya. Dahil saglit lang naman po yan. Kaya lang po kadali ang pagluluto ng gulay. Kaya po, magluto na kayo ng gulay nyo. So, yan, nakulo na agad. Ang bilis ha. Ang bilis siyang kumulo. Kasi nakatodo po siya. Tingin na lang po natin maluto si sitaw. Halu-haluin lang po para po mag-even ang luto niya. Saka po natin iluto si tokwa. Tokwa, my love. Like po tayo sa ating Facebook, sa ating YouTube, sa ating Twitter and TikTok, Vlog with Milin po. And sa Instagram po, rose.valentin.33633 para po may support kayo sa ating pagbablog. Pakiplay po sa from beginning to end. And besides that, paki-like, comment, and share po. Para to keep you update, yung click po ninyo yung bell notification. Yan, malapit na siyang maluto. Lagay na po natin si tokwa. Ito kung ibang nadurog na. Malasang malasa na siya kasi nilagyan po natin ng beef broth. Yan.
natin at patapos na siya. Ganun lang po kadali ang magluluto. Ang manood at maghintay, napakatagal, di ba? Luin lang po para mag-even yung luto ni sitaw at ng ating tokwa. Kuna ho nilagyan ng toyo at malasa na po siya. At aalat ng aalat po pagka nilagyan nyo pa ng toyo. So, hindi po maganda ang maalat. Makukuha po natin yung sakit niya at tataas ang alta presyon natin. Kaya kailangan po kaunting alat lang. Yung iba po nilalagyan pa ng seasoning. Ayan, luto na siya. Diba, naubos na kaagad yung sabaw. Kasi ilang minuto lang naman po ang sitaw. Pag nakulog na ng ganyan, mabilis na po siyang maluto. So, until next time po, paki-like po and please subscribe po sila. Thank you sa mga nag-subscribe. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, subscribe na po kayo. Marami po salamat sa support. And likes sa ating YouTube. Ganoon din po sa ating Facebook. Yan. Kaunti na ang sabaw. Malapit na po siyang maluto. Until next time po. Ciao!